Good evening. I'm Pinky Webb. Tonight, we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. So, what's up mga kababayan? Welcome back to our channel. This is your co-chef, Cocinero, na nangingialam sa mga issue na instead na magluluto ay dito nakikibalita at nakikichismis at nakikipagmaritis. Una sa lahat, thank you very much. Credit to the owner of this video, guys, na gagawa natin ng konting reaction, konting review. And shout out also to the host of this segment. And again guys, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, paki-like, subscribe na lang po ng aking munting channel para sa darating na panahon tayo ay lumalaki. So guys, point of view ko lang to, pinanood ko to the whole thing eh. So it might be not like the whole thing na gagawin ko mag-review kasi masyadong mahaba. But the point there is, ito yung ang ganda ng mga katanungan, wala akong masasabi, napaka-logic ng mga tanong ni Pinky Weave at saka yung mga ano, pero yung hindi ko nagustuhan the way how they answered it, because alam natin ang katotohanan, kasi hindi naman siguro itaya ang buhay, career, pamilya ni Carlo Gialdo para gumagawa lang ng mga kwento-kwento. At saka ano ang laban niya doon sa Quadcom hearing, right guys? So ano bang laban niya dito sa mga taong ito, di ba? So, congressman to, may mga kapangyarihan sa gobyerno, di ba? Siya is a basic government employee lang. So, the point there, guys, is ito gan mismo, sa una pa lang panalita ni Dan Bolstar Fernandez is inamin niya agad na tinawag nila, kinausap nila in a private place, no? Pero yeah, pinabulaan na naman niya na hindi niya tinuro yung specific na article o specific sentence doon na i-aminin lang ni Colonel Grijaldo na ito yung sasabihin, totoo ba to, something blah blah. So nagkakaroon ngayon ng twist na tinutwist nila yung pahayag ni Colonel Grijaldo doon sa Senate at saka yung pahayag ni Dan Fernandez at saka ni Abante, kumbaga. So guys, panoorin natin to guys, di na patatagalin pa. Ito na guys, ito na, pasok! The shocking details that have come out of the House Quad Committee investigation on the Duterte drug war has triggered a separate probe at the Senate. But unlike the House hearings, the man at the center of the controversy, former President Rodrigo Duterte, presented himself to the chamber. And as he often repeated during his incumbency, Duterte says the war was meant to save the people. My mandate as president of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The chief implementer of the war on drugs, former PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa, was also present in today's hearing. But before defending the anti-drug campaign, de la Rosa minced no words in attacking the House investigation, particularly on efforts to get him to sit in the House probe. Ayaw ko magiging president, Mr. President. Pagdating ng araw, in the future, lahat ng mga senador na mabubuisit sa kakatawag sa kanilang pangalan kapag ang kanilang pangalan ay na-implicate sa investigation na ginagawa ng other house ay punta na lang ng punta at wala na magawa na legislation.
Duterte's right-hand man, Senator Bongo, he praises for the campaign. He also is being sought by the House to shed light on allegations he handled the reward system for the drug war. Go says he has no knowledge of any order to take life for any reward. Sa pagkakaalam ko, kailanman ay wala siyang ipinapatupad na anumang sistema, kapalit po ang buhay ng sinuman. Ayaw natin na mismong mga alagad ng batas ang lalabag sa karapatang pantaot, at ayaw rin nating mangyari ang mga durugista. On my pilot episode, maraming salamat po sa inyong dalawa. Thank you for having us, Pinky. Kong Ace, good to see you again, ha? Good to see you. Kong Dan. Congratulations. Thank you, sir. So I hope to see more of you. Umpisahan na po natin. I wanted to ask you first, ano yung assessment ninyo? Pero punta na ako. Let's get on point with Congressman Dan Fernandez. Special mention, kayo daw ay dinala si Colonel Grijaldo sa isang kwarto doon sa house ba? At basically, to cut a long story short, maybe later we can play his thought. Sinabi mo sa kanya na patotohanan itong supplemental affidavit ni Colonel Garma na merong reward system sa drug war, sir. Okay, totoo sige. Ba ito? All right. Alam mo kasi anong nangyari talaga noon? It was Rohina Garma who told us, kasi nagkaroon siya ng affidavit second affidavit. So sabi niya sa amin, ang makakatulong sa kanya na malaki dyan, yung kanyang kaibigan, si Colonel Grijaldo. Which sabi ko, dito si Grijaldo. Pwede imbitahan natin para mas malaman natin kung ano yung sasabihin mo, na sinabi mo, na makakatulong siya sa iyo. So, ang sabi niya, dadali niya yung dalawang lawyer niya para at least mag-witness na sa pag-uusap namin. So, we called si Grijaldo. So, nung nandun na kami sa loob, sinabi namin, ito yung affidavit. So, dito yung mga sinasabi ni Colonel Garma na makakatulong ka sa kanya. Sabi niya, di ko po alam mo yan, wala ko alam dyan. Kasi sabi ni Colonel Garma, alam mo daw yung cash reward. Hindi po, wala po akong alam dyan. O yung sa 1999, nasaan ka niya? Tinanong ko sa kanya, sabi niya, wala pa ho ako dyan. So, ibig sabihin, wala kang maitutulong kay Colonel Garma. Sabi niya, wala po akong maitutulong. So, we let him go. That's it and that's all. Wala kang sinabi, Kong Dan, na ito lang kailangan mong basahin, no? Walang ganon. Kasi it's a 4 pages of the... I think 3 or 4 pages. So what we did, you know, nandun pa nga si ano. Saka, primarily, nung nandun kami, mali yung sinabi niya . Kasi sinabi niya, nandun na yung lawyer. As a matter of fact, kahit tanongin mo yung mga lawyers yung huli ang dumating. Ang sinabi niya kasi, nung dumating siya, nandun na yung mga lawyer. Wala. Kumbaga, sinong nandun sa kwarto? Tinatawag pa namin yung lawyer. So, sinong nandun sa kwarto initially? I cannot remember. Parang meron pa akong isang napansin na tao doon. Hindi ko alam kung a staff namin. But andun yung isang tao na kilala ko sa mukha. Tapos si Chairman Abante, ako, saka yung dalawang lawyer. Mm-hmm. But never nagagawin namin yun sa Quadcom that we will coerce, no? Kasi coerce, merong force . And we will never do that. You know why? He's not that important. Huwag siya magpaka-importante dahil hindi namin siya kailangan. And at the same time, ito nga, para may reveal na rin ang katotohanan, no? Oh, di ba nakakatawa, guys? It's not that important kasi na-booking na kayo Di ba? It's not that important kasi nga na-booking na kayo. Kung hindi pa kayo na-booking, kung sinunod yung mga gusto nyong mangyayari, he is very important, right? So, since kayo na na-booking na kayo, wala na kayong patutunguhan, kundi that depends to yourself na lang. So, ngayon sasabihin nyo, he's not that important. Ako, Diyos ko, mauna na guys, di ba? At we're talking about the truthfulness of what transpired. Prior to the Quadcom, yung talagang hearing namin with Colonel Garma, si Colonel Garma was asking us, na meron daw siyang sasabihin na gusto niyang magsabi ng totoo. It was like, 2 or 3 times, meron kaming common friend, si Major Mola. Si Major Mola, kasi taga-amin. Mm-hmm. So, kinontak ako. And then, sabi ko nga kay Chairman Ace, pare, may gusto makipag-usap ni kasi meron daw mga sasabihin. Sabi ko, samahan mo ko. Para at least may transparency. So, nung nandun na kami, ang akala ko, ang kausap namin, si Garma lang, saka yung friend namin. Then, suddenly, andun si Colonel Grijaldo. Kasama siya. Kasama si Colonel Garma. And everything changes. Walang nasabi sa amin si
And Chairman Ace can attest on that. So you were there. Yeah. I was there. Okay. I was there. But that was before the time when we invited Colonel Garma to appear before the Quadcom. Kasi I think nung meron ng invitation sa kanya, that's when she started asking for a meeting kay Congressman Dan. Prior to her first appearance. Yes, in the, okay, so to clear the to clear so, everything. So bago pa siya magpakita, gusto na kayong gusto ka nang makita. Yes. Oh, oh. At yun na nga itong si ano, meron kasi akong kaibigan na sinasabi, sir, pasensya ka na kasi nabago lahat nang dumating si Colonel Grijaldo. Bakit sino ba yun si Colonel Grijaldo? Eh kasi oh, bata ho yan ni ano ni may mga sinasabi siya, bata siya ni General Bato, ganyan ganyan. So hindi naman namin alam, wala po kami pakialam doon. But somehow nare-relate namin kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Remember, Pinky. Nagkakaganito sino? Si Colonel Grijaldo. Bakit siya nagkakaganito? Why? Because meron kaming hearing nung last, tinanong ko si Colonel Andulan, si Colonel Andulan na involved doon sa assassination kay Mayor Halili sa kay Mayor Perez. Si Colonel Andulan, siya ang humuli doon sa poll guy na si Konsehal Norbin Tamisi na Los Baños. So, yung umiyak nung hearing. Yes, tinanong namin si Colonel Andulan, anong relasyon mo kay General Bato? Tinanong ko eh. So sabi niya, PNPA po siya, na-assign siya sa PNPA. At doon, nung panahon na yon, si PNP si General Bato, at nandun yung anak niya na nag-aaral sa PNPA. Right, right. And you asked about their relationship. I remember that. Yes, and sabi ko nga, oh, that is your relationship. Mm-mm. Sabi ko ganun. So ngayon, maraming mga posts na lumabas tungkol doon sa atake sa akin ni General Bato. And now, I nag-search ako, inalam ko, ano ba si Colonel Grijaldo kay General Bato during that time. Siya ang controller ng, I think, Region 6 or Region 4A. And I was trying to comprehend yung napanood ko kanina. It's something that is personal, na nasaktan siya sa mga sinabi ko. And it's something that he wanted to discredit the whole of the Quadcom. So, okay. So, let's go to that. So, yung pong sinabi ni Colonel Grijaldo, syempre, nandito ho kayong dalawa, kayo po, overall chairman of the Quadcom. I can imagine that you both will be singing the same tune. Hindi naman ilalaglag ni Kong AC, Kong Dan, and baliktaran, ano po. So, is this Colonel Grijaldo's word now against Congressman Dan Fernandez? Ganun buhay yan? Or Congressman Colonel Grijaldo and President Rodrigo Duterte versus Royina Garma? Ako, if you're going to ask my opinion, ang tingin ko dyan, unang-una, tama yung sinabi ni Kong Dan eh. Hindi naman importante si Grijaldo eh. Even if we know that, you know, the General Barayuga assassination happened when he was the chief of police ng Mandaluyong City. And I don't know whether there was a report, a spot report on that particular incident. Eh, usually yan, sa police eh, may kasamang report dapat yan eh. Nakakatawa guys, kasi number one thing ngayon pinanunos nila is again, no? Wala daw kwenta, walang hindi importante, walang importansya sa kanila si Colonel Grijaldo kasi nga number one guys is kumanta na si Colonel Grijaldo, sinasabi na niya na inutusan sila, di ba? Itong mga to, ito si Barbers, butik ng Barbers na to. Itong mga Quadcom na itong dalawa to, binubuhay lang ng mga tax ng bayan eh. Di ba? Mga mukhang pera. Hindi nyo ba alam yung mga sinusuot yung pera ng mga mahihirap yan? Gunggung kayo eh. Yan, nakakawalang gana na guys. Nakakabuisit na. Kayo na bahala, umusga sa dalawang taong ito. Huwag nyo na itong papanalunin. Kasi salot, anay ng bayan lang yung mga ito guys. Kakawalang gana, kakabuisit, to be honest. Okay, that's all out, guys. Thank you.